What's up mga ka-helmet? For today's video, samahan nyo ako, i-check natin yung bagong model ng Ryzen helmet. Anong features meron ng helmet na to? Tara! Mga ka-helmet, ito na yung tinutukoy kong bagong model ng Ryzen ZX900. Ito yung bagong-bagong labas ng Ryzen Philippines model. So, full face dual visor ito mga ka-helmet. Ang naka-install na stock lens niya, clear lens. Ayan. Bali, dual visor. Ayan. Meron din siyang built-in spoiler. Ayan. So, pero hindi naman siya ganun kahaba. Mga ka-helmet, yung spoiler niya. Pero sakto lang. Mas maliit ang shell. Meron din siyang air vents dito and dito sa harap sa may bandang chin. Ayan. Meron ding lock dito yung lens niya. So hindi siya basta-basta bumubukas pag sakaling mahangin. Ayan. So meron siyang lock dito sa harap. Ayan mga ka-helmet. So, ayan siya, ECE R22-05. Ayan. And meron din siyang ICC sticker. Weight niya is 1450 plus minus 50. Ayan yung weight niya. So, parang medyo magaan siya ng konti. Unlike sa mga ibang model ng Ryzen, na nasa 1,550 plus minus 50 yung mga bigat niya. Ayan. So, pagdating naman sa padding mga ka-helmet, ayan, kita nyo ba? So, kita na agad. Meron siyang reflectorized lining dito. Ayan. Kabilaan. So, pag nakasuot sa inyo ito sa likod, ayan. So, ganyan yung position ng helmet. Pag nailawan, meron siyang reflectorized lining dito. So, syempre, dagdag safety na yan paggabi. Ayan. So, pagdating naman sa base gasket, rubberized din ang base gasket niya. Ayan. Ayan. Hindi tayo masyadong mag-aalala na possible, baka biglang mag-crack. Rubberized siya. Ayan. Quick release, mga ka-helmet, yung chain strap. Ayan. Sa karamihang mga motorista, magmamadali. Ayan. Quick release ang chin strap ng Ryzen ZX900. Pagdating naman sa foam, ay mga ka-helmet, ang ganda ng foam niya. Ayan, tapos dito sa side, ay mga ka-helmet, ito yung foam niya. Dito sa may bandang gilid, leather type siya. Kung mapapansin ninyo. Pagdating sa loob, ayan, maganda rin sa loob niya. Tatry natin sukatin to mga ka-helmet. Bali, XL ang size nito. Check natin kung gaano siya kasikip. Sa ibang mga brand at model ng helmet, large, medium large ang fitting ko. So, tatry natin. Meron din pala siyang ano, mga ka-helmet, meron din siyang chin curtain. So, meron din siyang breath deflector or yung nose guard. So, pwedeng maalis to mga ka-helmet. Nakatusok lang yan. Yan siya. Try nating sukatin mga ka-helmet. Ayan siya mga ka-helmet, yung fitting niya. Medyo masikip. Para siyang large size. Based dun sa mga brand ng helmet na sinusuot ko. Ayan, so para malaman lang ninyo kung mag-a-adjust ba kayo pataas or pababa. Ayan, so XL ito. So hindi naman siya ganong umaalog sa akin. Maliit na maliit lang. Ayan, so medyo masikip siya mga ka-helmet yung fitting ng Ryzen ZX900. Ayan, so ganyan siya. Ayan, yung front view. Ayan, side view. Ayan yung likod.
So ayun mga ka-helmet, maganda yung fitting ng Ryzen ZX900. XL na ito, medyo masipit pa sa akin. Pero nasa sa inyo na yon kung anong fitting ang gusto ninyo. Pwede kayo mag one size up or one size down. Ano, so depende na sa inyo kapag bumibili kayo ng Ryzen ZX900. Siyempre mas maganda pa rin na isuot ninyo or sukatin ninyo ng actual para mas makuha ninyo yung best comfort ng fitting ng helmet na binibili ninyo. Yun lang mga ka-helmet. Salamat sa panonood. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na Helmet ITV. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog. Kita-kits tayo mga ka-helmet. Laging tandaan, ang helmet sa ulo, hindi sa siko. Peace!